Isang bagong Pentecostes. Yan ang aming paglalarawan sa katatapos lamang na Synodal Consultation sa mga diocese ng Ecclesiastical Province ng Lipa. Lubos na ikinatuwa ng aming mga mananampalataya na mabigyan ng pagkakataon ng lahat, lalo na ang mga maralita at walang boses sa lipunan na makapagsalita at maipaalam sa simbahan ang kanilang mga hinaing at hangarin, ang kanilang mga opinyon at sugestyon. Ang synodal process ang nagbukas sa aming mga mata na tunay ngang nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga di kinikilalang tinig sa ating lipunan. Mga instrumentong ginagamit ng Diyos upang ipaalam ang kanyang mensahe sa simbahan sa kasalukuyan. Upang lalo pang mapagyaman ang mga bunga ng synodal process sa mga dioceses, nagsama-sama ang kanilang mga kinatawan para sa isang regional synodal consultation sa sentro pastoral ng Diocese ng Lucena noong June 8, 2022. Malafiesta ang naging diwa ng pagtitipon. Ipinakita ng mga taga Quezon ang kanilang mainit na pagtanggap sa mga bisita sa pamamagitan ng mga awitin, mga sayaw at sa tradisyonal na tagayan. Naging malikhain ang mga delegado sa pagkukwento ng kanilang mga karanasan at sa paglalahad ng kanilang mga pagninilay. Mababanaagan na kinikilala ng mga dumalo ang kahalagahan para sa simbahan ng synodal process. Naging bukas sila sa kanilang mga pagbabahagi at lahat ay nakinig gamit ang kanilang mga puso. Sinikap ng bawat isa na maging mabunga at di manilimutan ang nangyaring regional consultation. Sa pamamagitan ng regional synodal consultation, nalaman naming mayroon ng mga liwanag sa pagsasabuhay ng synodality sa aming mga lokal na simbahan. Sa iba't ibang paraan, noon pa man ay naging bukas na ang simbahan sa aktibong pakikilahok ng mga laiko, lalo na ng mga kabataan. Mayroon ng mga pamamaraan upang mapakinggan ang mga hinaing ng mga mananampalataya. Ginagamit na ng simbahan ang mga makabagong teknolohiya para sa pagpapalaganap ng mabuting balita, lalo na sa pag-abot sa mga taong nasa laylayan. Ang social media ay naging mabisang instrumento upang marating ng mensahe ni Kristo ang mas malawak na grupo ng mga tao. Sa pamamagitan ng mga synodal consultation, natutunan nating kilalanin ang mga kalakasan ng simbahan at gayon din ang kanyang mga kahinaan, at magkaroon ng pag-asa para sa hinaharap ng simbahan sa mas malalim na pagsasabuhay ng synodality. Gayunpaman, mayroon pa ring mga kadiliman na humahadlang sa simbahan mula sa lubos na pagsasabuhay ng synodality. Mayroon pang mga pagdududa kung ang ginawang consultation ay may kahihinatnan nga ba. Nariyan pa rin ang panganib na maging ningas-ugon lamang ang pagtugo ng simbahan sa iba't ibang hinaing sa ating lipunan. Ilan sa mga organisasyong pangsimbahan ay eksklusibo sa iilan lamang. Ang aming mismong mga ugali ay maaaring maging hadlang sa pakikilahok ng mga mas maraming tao sa simbahan. May mga mananampalatayang kulang pa rin sa kabukasan at hindi sumusuporta sa pagbabagong kinakailangan. Ang sense of entitlement ay tukso pa rin sa mga leader ng simbahan. Sa mga programa at proyekto, ang kapangyarihan at kaperahan ay masyadong napagtutuunan. Ang mga mayayaman ay pinapaboran at ang mahihirap ay nalilimutan. Natukoy namin sa pamamagitan ng synodal consultation sa aming rehiyon ang mga puntos na kailangan pagtuunan ng pansin para sa aming sama-samang paglago. Una, towards a more inclusive community. Pagsusumikapan naming mas paigtingin ang pagkakabuklod-buklod ng aming komunidad kung saan ang bawat isa ay may papel na ginagampanan. Ikalawa, renewal of the clergy. Mahalagang bigyang pansin ang pag-uubong ng mga leader ng simbahan upang sila'y maging mga lingkod ng pagkakaisa sa simbahan. Ikatlo,
empowering the laity for the mission. Dapat ding kilalanin ang kakayanan ng mga laiko na makibahagi sa sama-samang pagninilay ukol sa direksyong nais ng Diyos para sa ating simbahan. Ikaapat, youth, sign of hope for the church. Malaki ang maiaambag ng sigasig at alab sa paglilingkod ng mga kabataan. Umaasa kaming sila ang magiging tagapaghatid ng mabuting balita sa makabagong panahon. Ikalima, family, school of synodality. Ang paglago sa pagsasamang paglalakbay ay mangyayari lamang kung ang mga pamilya ay magiging isang paaralan ng tunay na buhay Kristiyano. Isang paaralan ng pamumuhay ayon sa diwa ng mabuting balita. Ika-anim, revitalizing munting sambayan ng Kristiyano o MSK. Higit na pasisiglahin ang mga magkakapitbahayan sa pagninilay sa salita ng Diyos, sa pagdiriwang ng liturhiya at paglilingkod sa mga nangangailangan. Ikapito, celebrating the Holy Eucharist. Ang banal na misa ay mananatiling pinakamabisa naming instrumento ng pagkakabuklod-buklod at pagsasama-sama bilang iisang katawan ni Kristo. Pag-iibayuhin pa namin ang tapat at wastong pagdiriwang nito. Tulad ng malagkit na kakanin na pinagsasaluhan sa hapag, ang aming samahan ay ninanais naming maging matatag at matamis dahil nakaugat sa malalim na pagtatagpo at pinasarap ng aming pagsusumikap na ginabayan ng biyaya ng Diyos. Iba-iba man sa maraming bagay, andyan pa rin ang lagkit ng pagsasama sa pagitan ng mga tao at sa pagitan ng Diyos at tao. Katulad rin ng tuba na nagpapainit sa katawan, mapununawa kami ng init ng pagkakaisa at pagmamahal at ng alab para sa paglilingkod sa mga mananampalataya na tutulong para makamit ang isang tunay na Synodal Church, parang isang bangka na naglalayag sa ilog. Sama-sama kaming lahat na maglalayag sa ilog ng bagong buhay ni Kristo na laging pinagpapanibago at dinadalisay ng Espiritu Santo. Kasama ng mahal na Birheng Maria, kami nawa ay laging makatugon ng oo sa panawagan ng Panginoon na maging isang simbahang bukas, banal at buhay.